Kumapatid sa ating pananampalataya ngayon po, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatawid kay niya nila Julia Terrera, David Ramon Valenzuela, Lauro de la Cruz, Gary Madronera, Pedreza Family, Rafael Flor Odette Yvette Eugenio, Hospicios and Manilios, Pamilya David de la Cruz, Cecily Rivera, Rosemar Panin, John Scando, Alice Achiva Garaog, Ninet Ramos, Larry Teresa Valenzuela, Ramon Valenzuela, Michelle Esteban, Nakit Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Emily Santos, Aurora Sinungan, Lourdes Hilario, Jonas Sonny de Rosario, Elma Labrador, Jean Sinungan, Luella Jenny Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abelsay Labanaab, Kelvin Maximo, Vidal at Marieta Quirol, Riquet Afik Magbog, Celia San Felipe, Edgardo Aida Cunanan, Renan Devi De Leon, Bel Arcagani, Alicia Sega Via Crucis, Celie Celie Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Sarasar, Mila Digono, Edwin at Aida Tumapas, Bingbing Sasi, Jana Teresita Hedilun, Antonio Victoria Sanchez, Christopher at Janet Lowe, Janet E. Pascual, Lagini ng ADB Community, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Pino Pensulit, Cesar at Lolita Nicolas, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasabi ng Nais Bulungu, Solid Child Council, 6737 ng Bustos, Bulacan, mga kasabi ng Catholic Women's League ng Lawak, May Kawain, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Bulok sa Rafael, Bulacan at Barangay Tambao, Bustos, Bulacan, Lito at Karen Berlidios, Edwin at Josie Lazaro, Leon Celestino Tiu, Mamerto at Emma Bunag, Alona Mendoza, Almira Santos, Isabelo Batong, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jolie Diana Marfil, George at Vincula, Architect Bernard at Edna de Guzman, Adriano Sanchez, Camilazo Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rivera, Arman at Pili Isma, Rowena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, Juna Doris Pilehera, Pedro Moradas, Gaspar at Susan Dumaday, Dennis Muna, Amy Ferry Manalo, Jim at Joan Rigden, Emelita de la Cruz, Reina Quedabao, Ivy Lorin, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Unaisa Katrina Monera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Ibon Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Aredia Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayubong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Brigino Hospital, Skyline Hospital at Waliman Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsupo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pa mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawaniang pamalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungso ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Adela Mutu, Saichi Matsusaki, Anita Lopez, Larissa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Demetrio Tixon, Capistrano Mandegro, Timoteo Rivera, Jose Ingat, Janet Emdo, Samantha Osea, Corazon Delato, Kirim Cristobal, Cheryl Del Mundo, Marian Maravilla, Mark Joseph Bernardino, Enrico Villanueva, Juana Cristiana, Lito Soriano, Jodin Santiago, Benjamin Valerio, Neil Francis Navarro, Adriano Santos, Rami Banaa, Julie Mercado, Dr. Benjamin Miranda Jr., Ronaldo Alvarez, Renel Nino Labrador, Minda Saison, Raimundo Saavedra, Aris Ann San Miguel, Christian Garcia, Editha Aguinaldo, Junaline Buador, Lucy Lita Paming, at para sa karawani na Michelle Mendoza, Lisa Atatado, Angelica Pacobio, Milagros Espera, Kevin San Gabriel, Melody Santos, Angel Pacomio, Julian Sanosa, Maria Miriam de los Santos, at hindi para sa natatang kailinga ni Evan Herrera, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Nemesio, Nelson, Sion, Maria, Felino, Dino, Cerido, Casiano, Carlito, Akam, Dion, Linda, Nelaine, Beatriz, Luz Biminda, Leonardo, Macario, Joan, Macario, Nesita, Angeles, Ricardo, Silidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy,
Maoraron ba Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jose, Ima Concepcion, Jaime, Maritricita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Teodora, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Bonita, Sofia, Alejandro, Rodrigo, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pipito, Maria Ricardo, Jose, Mark, Marie Mercedes, Cristal, Antonia, Antonin, Malu, Alejandro, Demesio, Wilfredo, Cesar, Minerva, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi na maramiya pa mga lektor ng diosis ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa kanila ka ba at ng alamat ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalid ng ngayon Diyos, kaya lumulog tayo sa mawain Panginoon at ipapatawad ng lubos. Silubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapagadyaya ang mga kamasalaming magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalubluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng kadalisayan, ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan, iginawad mo sa dalagitang si Santa Maria Goretti, ang karamalang maging martir, lobi mo magkaroon ng katungunan, ang kanyang pagdalangi, na kami maging matapat sa mga utos mo. Pakundangan sa iyong pagkakalob sa kanya ng putong ng kadalisayan. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Hoseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, masdan mo, siya'y muli kong susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong gilid at tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto at sa araw na iyon ang itatawag mo sa akin ay ang aking asawa at hindi na aking baan. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanansya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanansya'y nahahabag. Pupulihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Nakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Sa alimang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mong nakahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo at iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating ay isang pinuno ng Mauniyo. Lumuhon ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lamang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatungan niyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagaan. Sumunod din ang isang babae may 12 taon na pinudugo.
Lumapit ito sa likuran ni Jesus at inipong kay dahil ang kanyang dami. Sapagat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang dami ay gagaling na ako. Pumaling si Jesus sa pagkakita sa kanyang sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob, inagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang lumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga nagugutong manluluntong ng plauta at ang maraming tao nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayari nito ay lumalat sa buong Lupaynion. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapakita sa atin ang dalawang himala na ginawa ng ating Panginoon. Unang-una ay ang pagpapagaling sa isang babaeng dinurugo sa loob ng 12 taon, samantalang ang isa naman ay masigit na himala ng mga himala sapagat binuhay na mula sa kamatayan ang isang babae na 12 taon gulang. Kaya nga po mga kapatid, ipinapahayag lamang sa atin na ang ating Panginoon ay tunay na makapangilinan sapagat meron siyang kapangilinan maging sa karamdaman o maging sa kamatayan. Kaya nga po sa ating pumabuting balita, hindi nagkasya ang ating Panginoon sa pagpapagaling doon sa isang babaeng dinurgo sa loob ng 12 taon. Sapagat ang sabi ng babaeng ito sa kanyang sarili, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang kasuotan ay tiyak na kuigagaling. Gayun na lamang ang laki ng kanyang tiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga kahit hindi alam ng ating Panginoon ang kanyang patay, kahit hindi niya sabihin sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay nagpagaling pa rin sa babae na ito. Subalit mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagtatanong doon sa mga tao sa kanyang paligid. Sino ang humipo sa kanya? Sapagat ayaw ng ating Panginoon na yung mga tao ay pahipo-hipo lamang. Ang inanais ng ating Panginoon, kaya inaanap niya ang babae na ito mula sa karamihan sa pagkakais ng ating Panginoon, ipahayag ng babae na ito sa karamihan sa magda ang laki ng kanyang pananampalataya upang nang sa gayon, ito'y magsimbing inspirasyon din para sa kanyang kapwa na nasumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Gayun po naman sa ating pumabuting balita, binabanggit din sa atin yung pagpapamalas ng ating Panginoon ng kanyang kapangyarihan upang marami ang sumampalataya sa kanya. Binuhay niya ang isang dalagita mula sa pagkakatulog sa kamatayan at inilalis sa kanya ang panibagong buhay upang nang sa gayon magpatuloy siya ng pamumuhay sa piling ng kanyang minamahal na Ama. Kaya nga po na mga ang marami sapagat ang alam ng marami siya'y patay na, subalit para sa ating Panginoon walang kamatayan na makahadlang sa kanyang kapangyarihan sapagat ang ating Panginoon kaya niyang buhayin maging ang isang napatay na tao. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mga pagbasa, itinapayag lamang sa atin na tayo'y hinaanyayahan ng ating Panginoon na magkaroon ng ganap na pananampalataya sa Kanya. Subalit ang pananampalataya rito ay dapat makitaan din sa atin ng kalinisan ng pamumuhay. Sapagat hindi sapat na yung babae dinurugok ng 12 taon ay pinagaling lamang. Marahil naroon ang hamon sa kanya ng ating Panginoon na siya ay mabuhay ayon sa pananampalataya na siya'y mabuhay bilang tagasunod ng ating Panginoon, na siya'y mabuhay hindi sa kasalanan kundi sa larangan ng kabanalan. At ganoon din marahil ang ipinapakita sa atin ng ating Panginoon sa kanyang pagbuhay sa isang dalagita, inaanyayahan din ang dalagita na ito at maging ang mga tao sa kanyang paligid na sila rin ay mabuhay ng ayon sa kalinisan, ng ayon sa kadalisayan ng kanilang kalooban. Nang sa gayon, sila'y malayo sa pagkakasala at mapalapit sa ating Panginoon. Kaya nga po ngayong araw na ito, ay ating mong pinagdiriwang din, inaalala natin ang isang babaeng nakitaan ng pamumuhay ng dalisay. At ito ay isang bata lamang din, kagaya ng sa ating mabuting balita. Kung sa ating mabuting balita ay 12 taong gulang, yung dalagita na ito. Si Santa Maria Goretti, kabataan lamang din nung siya ay namatay o nung siya ay pinatay. Sa pagkatong bata na ito, siya'y pinagtangkaan, nag-aasay ng kanyang kasama sa bahay na si Alessandro. Subalit ano ang sabi ni Santa Maria Goretti? Hindi nararapat gawin ang bagay na iyon sapagat iyon ay kasalanan laban sa Diyos. At dahil sa si Alejandro ay talagang
sinapot na ng pagkakasala ang kanyang isipan. Kaya nga po sa halip nag-aasahin itong si Maria Goretti, ang kanyang sunod na ginawa ay pinagsasaksak niya itong si Maria Goretti. Subalit, matapos ang pagsaksak kay Maria Goretti sa ospital, ang batang si Maria Goretti nakapagpatawad pa doon sa nakagawa sa kanya ng kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, kung sa atin ginawa yon, marahil marami sa atin magagaling, marahil marami sa atin ang magnanais gumanti sa nakagagawa sa atin ang masama. Subalit hindi ganoon si Maria Goretti, sapagat sa kanyang kadalisayan ng pamumuhay, pinakita rin niya ito sa kadalisayan ng kanyang kamatayan. Sapagat bago nalagot ang kanyang hininga, nakapagbigay pa siya ng pagpapatawad sa isang tao ng kasala. At itong si Alessandro, 30 taon na nahatulan ng pagkakabilanggo, subalit sa loob ng panahon na iyon, si Alessandro ay nagsisi sapagat nakita niya ang kadalisayan ng buhay ni Maria Goretti na siya ay nakagawa ng masama laban sa mata nito, sa dalagita na ito, pero nakagawa pa ng pagpapatawad sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, matapos lamang din ang ilang taon, si Maria Goretti ay hinirang bilang isang batang santa. Kaya nga po doon sa pagdideklara sa kanya bilang isang santa doon sa Roma, nakatutuwa, naroon ang kanyang ina, buhay pa, at naroon din ang katabi ng kanyang ina ay si Alessandro, ang lalaki na nagtangka ng masama laban sa kanya. Subalit mga kapatid, magkagayon pa man ang nangyari, nagkamali man si Alessandro, subalit nagbago naman ang kanyang buhay, dala na mabuting halimbawa ng kanilisayan ng buhay ni Maria Goretti. Kaya nga po ito rin ay hamon sa bawat isa sa akin, tayo lahat ay tinatawagan ng ating Panginoon sa iba't ibang sandali ng ating buhay, tayo rin ay dapat na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sa halip na kasalanan, ang kabanalan ng ating tahaki. Kaya nga po kung paano hinahamon ng ating Panginoon ang lahat ng mga sumusunod at ang lahat ng kanyang ginagawa ng mahimala ng kanyang pagpapagaling, ng kanyang pagbuhay sa mga namatay, tayo rin ay tinatawagan ng ating Panginoon, huwag tayong lumayo sa Diyos, bagus bumaling tayo sa Kanya, hanapin natin Siya at sundanakin ang Kanyang yapa sa pamamagitan ng pagsasamoy ng ating pananampalataya bilang mabubuting mga Kristiyano, kagaya ni Maria Goretti. Nang sa ngayon, kung paan si Maria Goretti ay hinirang bilang isang santa, kapiling na ng ating Panginoon sa kanyang kalian, pagdating ng panahon, tayo rin naman kasama-sama bilang bahagi ng kalipunan ng mga banal na nagtagumpay na sa mundo ito at makakapiling ng ating Panginoon. Nang tayo lahat ay magsama-sama at magsalo-salo sa pinigawa ng hanggan sa piling ng Diyos. Mga kapatid, ininalis ng Diyos ang ating kamatayan, iligayan tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagintas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Kaya sa bawat panaginitan ng ating pinitutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawain mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yung mga nag-aalaga sa mga may sakit naway magpakita ng habagat ng hinahunan ni Kristo sa pag-aaluga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nandudulot ng kasiyahan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa naway masiyahan sa makinang na mukhang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kami hilumin sa lahat ng masama at hayaan mo ang iyong kabutihan ang maghiwalay sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen.
Panalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Nanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karamanan sa ating kapinamahan at sa buong sambayan na niyang Ama namin yung ikat, tanggapin mo ang mga alay na aming niyahahain na yung hilumilita namin ng mga banal na martir at pagkalumong aming sambahin ang ngaral mo na may katatagal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming mga pangyarihan, kunin niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Maria Gorete ay parangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng nagalap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumana, hindi dahil sa katatagang bigas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawatan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagatihanin niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot ko lang ang tangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at uling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang angkalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalus-salus sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ninapin mo ang iyong simbahang nagharap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, Tineris naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alarhanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kalibalitan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang nakasto. Ngayon ang namin, baka
Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinanarabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sa pagkadiyong kahalian at ang pangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Lumayo po ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordera ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordera ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordera ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagkakapatid ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na. Ang pirata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sandi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusunod ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingko na nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sakay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin. San Rafael Arcangel. Ipanalangin. San Roque. Ipanalangin. San Lorenzo Luis. Ipanalangin. San Pedro Malunsod. Ipanalangin. San Pedro Apostol. Ipanalangin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagdinig mo ang misteryo ng krus sa mga martirmong banal. Ipagalong mo kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagbalain kayo ng mga pagkirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayro kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.